mga kalingap, well, ito ay isang umagang pag-uusap lamang, seryosong pag-uusap. Dito sa mga bagay-bagay, mga issue-issue sa ating pong kapaligiran, especially dito sa mga pangyayari, Daddy Donut, kung ano yung aking take dito, kung ano yung aking mga masasabi. At magbibigay lamang ako ng ilang opinions. And then siguro advice na rin kahit papano, kahit hindi nila kailangan ng advice ko dahil alam na rin naman nila yung kanilang ginagawa. But then again, syempre para naman may content din ako kahit papano, dahil matagal-tagal tayong hindi nakapag-content. At ito yung pamamaraan ko para kamustahin naman kayo kahit papaano, no? So para-paraan lang din yan. So yun na nga, dito naman kay Daddy Donut, nung una, nung nakaraan, ay marami talaga kasing issue-issue no, na lumalabas. And recently, ay nalaman nga natin at napag-alaman natin at alam naman din ninyo no, yung kanyang live hinanaing patungkol dito kay Ruel, no, na kahit hindi naman niya direktang sabihin ay meron siyang nais iparating kay Ruel at panawagan. Which is ang nangyari sana kung sakasakaling may concern siya kay Ruel, no, sa pamangkin niya. Eh nakakapag-usap naman sila. Pwede naman niyang idaan, no, on a personal message o kaya naman tawagan si Ruel o kaya mamit si Ruel ng personal. Di sana ganun, walang nangyaring issue-issue. Kasi once na din alam mo, alam natin sa social media, no, at maraming makadinig, may mga bagay tayo na nasasabi sa ating mga emosyon na hindi na dapat nating sabihin, no, na dapat sana in a proper way, in a proper venue, in a proper place, ayan, na ipaparating natin yung mensahe natin na gustong sabihin dun sa tao. No? Pero bakit nangyari to? Ano bang gusto natin? Gusto ba natin content-content lang? Tapos magpapahayag tayo ng mga sasabihin natin na maaaring makasakit at hindi maintindihan ng tao na nais nating paratingan ng ating mga mensahe o panawagan. No? Hindi lamang yan. May mga nakakapanood na mamimisinterpret. O di kaya naman, may mga makakapadinig na talaga namang gagawa ng issue yung mga bagay-bagay na ating sasabihin na pwede mo naman sabihin ng direkta kay Ruel, bakit hindi mo sinabi? Kung hindi tayo nagkakamali, yung mga glutathione na yan, no, na dapat sana ganito, may gluten na ganyan, tama ba? No. Papaputiin mo yung pamilya ko sa pagbibenta ng glutathione? Bakit? Ikaw ba bumubuhay sa pamilya ko? Nasaan na ang lisensya mo? Lisensya mo! Huwag mo akong galitin. Akin na ang lisensya mo. Bak! Nanginginig na ako. Nanginginig na ako. Parang mali ako. Parang ganun eh. Pero sa akin, kung nadidinig ko yung mga bagay na to, iniisip ko, nasa paglingap tayo. So, at all costs, at all times, kung kaya naman, bakit hindi paglingap yung gawin natin? No? Walang halong ibang klaseng mga bagay-bagay dyan na makaka-apekto doon sa tinatawag ko natin paglingap. Well, it's okay na magpagluta ka dyan, magpapogi ka, magpaputi ka, magpaganda ka. Walang problema. No? But that was the least priority na dapat gawin ng isang kalingap, charity vlogger. Sapagkat hindi naman napaka-importante niyan. Subalit, sa isang banda, naiintindihan ko sila, Daddy Donut, marahil hindi kayo tisoy, o kaya may mga gusto kang pagandahin o pagwapuhin sa iyong kapaligiran na hindi naman kasing gwapo natin. So, hindi yun. Kasi kami, natural, mga matubang, mga mestizo kami. No? Mestizo, mestiza. So, carry na yun. Hindi na naman kailangan ng luta pa yun. Pero kayo, eh, pwede naman. Pero that was the least priority. Ika nga. Hindi ba? Nakita mo na yung sitwasyon ng pamangkin mo noon pa. Kung gaano kahirap. Kung gaano kahalaga ang pera, ang pananalapi. Para mabuhay ang isang tao, mabuhay ang isang pamilya. Kahit konting halaga lamang, napakahalaga niyan. No? Kaya dapat yung mga bagay na walang kapararakan, hindi importante, hindi natin yan sinasabi, hindi na muna natin yan pinagtutuunan ng pansin. Dapat kung tayo ay meron man lang kakayanan na mag-produce kahit pera man yan o sponsorship man yan, ilaan natin o ilagak natin doon sa mga importanteng bagay na makikinabang yung ating pamilya kahit sa pamilya mo, no? Pangalawa, doon sa mga tao na gusto nating tulungan, hindi yung pagpapaganda kahit sabihin natin na just for the sake of pampering yourself, no?
Kung ako nakita ko yung sitwasyon ng pamilya ng pamangkin ko o sitwasyon namin noon, hindi ko sasayangin yung mga ganyang pagkakataon para ilagay yung pera na yan o pananalapi na yan o yung sponsorship na yan doon sa mga taong mas higit na dapat makinabang. Kaya nababas eh, di ba? Anong motibo? Di ba? Yun yung lagi na itatanong sa atin. Hindi sana magkakaganon. Hindi sana magkakaganon kung naipaparating natin ng tama. Ayan. Ito hindi naman sa pambabash, di ba? Ito ay real talk lamang. Kita mo nga, sinasabi tuloy ng iba, oh, bakit ngayon mo lang sinasabi? Bakit noon na nababash si Laruel at Rachel? Oh, hindi mo sinasaway, hindi mo pinagsasabihan. Bakit ngayon lang? So ibig sabihin pala, hindi ba totoo ang pakikisama mo doon sa dalawa o kay Ruel? No, dahil kung talagang concerned ka, noon pa lang kung may nakikita kang mali, kung may nakikita kang dapat baguhin, sinabi mo na noon pa, hindi mo na pinatagal pa. Ngayon, nagiging issue-issue pa yung sponsorship na yan. Noon, dapat hindi naman natin pinagtatalunan. Na dapat sana hindi naman hindi nakaka-apekto sa programa ng paglinga. Pero nagiging problema. Bakit? Kasi aminin man natin sa hindi, no, dumarating dun sa point na nauuna yung ating mga pansariling interes. Nauuna. Wala namang problema kahit kanino mapunta yung sponsorship na yun eh. Kung sino yung sponsoran eh. Ang importante doon, kung kanino ipinadala yung sponsorship, kung pera man yan, kung bagay man yan, dapat makarating doon sa dapat patunguhan. Plain and simple.